In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall come near me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we thank you, Lord God, for the word that you will share unto us tonight. Gamitin mo lamang ako, Lord God, as your mouthpiece. At ang bawat sa puso amin ay lalabas dito, Panginoon, na mas malakas, Panginoon, na mas maigi, Lord God, at mas higit, Lord God, na pinagpala mo, Panginoon, para maging pagpapala pa sa iba. Once again, Lord God, allow your Holy Spirit to speak through me mightily in the name of Jesus. And everybody says, amen and amen, amen. Sige po, we can be seated in the presence of God. Hallelujah, praise God. Ako po yung natutuwa dahil hindi ko kinansel ang gawain ngayong gabi. Kasi kanina nung lalabas na ako, ba, ang lakas ng ulan. At sabi nung ano ko, mga dalawang oras daw na malakas ang ulan, yellow rain, and then afterwards magiging red rain. Okay, ano ba yung red rain, ma'am? Mas malakas pa doon sa yelo siguro yun. Okay? So, sabi ko, nag-isip na ako dahil, siyempre, alam nyo naman, ang kaaway, hindi po ba, kung ano-ano pinapasok sa isipan po natin yan, ma-cancel mo na. Lakas ang ulan, magpahinga ka na lang. Anyway, hindi ka nakatulog kagabi ng maayos. Okay? Pero burihin ng Diyos, naririyan po si Sister Stella talaga. Hindi, tuloy na natin. Kasi baka mamaya, pag may pumunta rin doon, ganun din ang gagawin natin. So, kahit na konti, tuloy tayo. Okay, amen. Kaya purihin ang Diyos sa gabing ito hindi po tayo napigilan ng kaaway na palagi niyang ninanais na tayo ay huwag magsama-sama para magpuri sa ating Panginoon. Amen. So, we will continue on our series, The Building Godly Character. Amen. Sabi mo nga sa ating, ginagawa mo na ba yan? Okay. Alam niyo po, yan po ang trabaho po natin when we were born again. It is our duty, it is our obligation to build a godly character. Okay? Hindi po pwedeng atin lang tayo ng church and then upo lang and then mag-worship, mag-offering and then wala na po tayong gagawin for the rest of the week. Okay? Kaya napakahalaga that we should be building our godly character. And we cannot build a godly character without God. Tama? Imposible. Kaya we need God in everything that we think, in everything that we say, and in everything that we do. Kaya we have to make some changes. Kaya ligligin mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Okay? And then we have to make some choices. Sa bawat pagising pa lamang po natin sa umaga, piliin na po natin na tayo ay magiging masaya. Okay? Alam niyo po, pagka nakikita kayo masaya ng kaaway, siya po ay nalulungkot. Pagka nakikita niya na ikaw ay nalulungkot, siya po ay sumasaya. Hindi po ba? Ganyan din po yung mga kaaway po natin. Pagka ikaw ay nalulungkot, ikaw ay masaya. Pagka ikaw ay nalulungkot, sila ay masaya. Di ba? Ganun ka rin noon, di ba? Na pagka sila ay nalulungkot, ikaw ay masaya. Pero ngayon, sabi mo sa katiba, hindi na ngayon. Dahil nagbago na ako. Amen? And then we need to change our mindset. Meron po tayong mga kaisipan na dapat po ay binabago po natin. Mga kaisipan na kung saan ay nagiging dahilan ng hindi po natin pag-usad sa buhay. Kaya po, tonight we will be talking about yung drifting away
from God. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay mawalay po sa Kanya. Nais ng Panginoon na tayo ay palaging malapit po sa Kanya. Kaya God is giving us a warning that not to be drifting away from His presence. Okay? Na nung sino po dito narito kayo nung meron pong malakas na ulan, na meron pong baha? Hato. Hindi po ba? Kung saan nandoon yung marami pong mga natangay na mga kung ano-ano. Meron pa nga pong Chinese, hindi po ba natangay po sila ng alon, ng baha. Okay? Wala po silang control. Natangay po sila ng baha. Pabuti na lamang po at merong isang Pilipino. Tama? Na iniligtas po sila. Okay? So, ang ganoon po ang buhay po natin. Kung hindi po tayo mag-iingat, ay matatangay po tayo dahil meron po tayong kaaway. Tama? Ang mundo ay kaaway po natin. Yung mga sistema ng mundo. Ano pa po ang kaaway po natin? Si Taning. Palagi po yan naririyan. Nagbabantay. Nais niya na ikaw ay nakawin. Nais niya na ikaw ay sirain. Nais niya na ikaw ay wag makarating doon sa destinasyon ng Diyos para sa buhay mo. Tama? And then, ano pa po ang kaaway po natin? Ang kaaway po natin yung ating pong sinful nature. Tama? Ngayon po, we have two nature. Meron po tayong sinful nature at saka yun pong nature ng Diyos na nasa sa atin na palagi po yan nag-aaway. Kaya po napakahalaga na tayo po ay palagi pong nagbabantay. And we should be anchoring. Dapat meron po tayong angkla. Naka-angkla po tayo sa salita ng Diyos. Naka-angkla po tayo sa pangako ng Diyos. Naka-angkla po tayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga as a pastor, ang nice ko ay kayo ay i-angkla. Saan? Through fellowship. Okay? I-angkla saan? Sa ating pong hope prayer, para palagi po tayo nasa presensya ng Panginoon, i-angkla po tayo sa ating pong mga gawain, i-angkla po kayo sa ating pong mga discipleship, sa ating pong mga lessons, sa ating pong mga cell group meetings. I-angkla kayo sa devotion, tama? Kaya ba, every morning I'll be sending devotion para magkaroon po kayo ng laman, ang inyo pong isipan ng mga salita ng Diyos. Kasi as a pastor, I want you to be where Jesus wants you to be. Nice ko bilang pastor po ninyo na naroon kayo kung saan nice ng Panginoon na naroon po kayo. At kung ano po yung destination na yun, ay siguradong maganda. Amen? Dahil yun ang inihanda ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, there's a quote of Jim Rohn, one of my favorites pa, motivational speech. Sabi niya, one of the greatest gifts you can give to anyone is the gift of attention. Amen? Kaya ako'y natutuwa dahil kayo ngayon ay gising lahat. Walang natutulog sa inyo. That is the greatest gift. And then, the greatest act of love is your attention. Tama? Hindi ka po pwedeng sasabihin mo sa isang tao na mahal mo siya, pero wala ka naman binibigay ng attention. Tama? Kaya it's very important for us. Ang oras po is one of the greatest gift that we can give to somebody. Kasi po, yung oras na binibigay po natin, once na naibigay na po natin, hindi na po natin mababawi yan. Kaya nga, time is more valuable than money. Kaya nga, mas mahalaga po ang oras kaysa po sa pera. Kasi ang pera, pagka na ibinigay mo yan, pwede mo malikuli sa'yo, baka mas marami pa eh. Pero ang oras, pagka ibinigay mo, ay hindi mo na makukuhang muli. Amen? Kaya sabihin sa tayo mo, buti naman at nagbigay ka ng attention ngayon. Okay? Kaya po sa Hebrews chapter 2 verse 1, we must pay more careful attention, therefore, to what we have heard so that we do not drift away. Para hindi po tayo matangay. Alam niyo po, napakadali pong matangay. Matangay ng damdamin. Di po ba? Hoy, pogi, na-in love ka na. Natangay ka na. Di po ba? Maraming ganyan eh. Di po ba? Nag-church and then na-in love. Nawala na. Nawala na po sa church. Pagkatapos nakita mo, meron na siyang kasama. Iyos. Ayaw ka nang makita. Tama. So, yun po yung ayaw kong makita po sa bawat sa puso inyo. Kasi po, it's easy to be drifted away, na matangay po tayo. Kaya sabi mo sa kanila, kaya ikaw huwag kang magpapatangay sa damdamin mo. Okay? Okay. Pag kami sumusunod na Nepali sa'yo, di ba? Sipahayin mo na lang. Okay? Yeah, do not be drift. Kaya it's very important for us not to be drift away. Okay? Because there are thousands of things that would like
that would like to get our attention. Alam niyo mo ba yun? That there are a lot of things that would like to get our attention. Tulad ngayon, habang nagsiservice tayo, yung cellphone mo, ting! Di ba? Tingin ka na ngayon. Di ba? Alam niyo po, kagabi hindi po ako nakatulog kasi somebody get my attention. Di po ba? Di ba sana ko yung attention makapagpapasaya sa'yo? Merong attention minsan na makapagbibigay sa'yo ng inis. Okay, hanggang alas 4, gising po ako dahil sa inis. Okay. Alam niyo po, madalang po mainis si Pastor, pero... Okay, so purihin ng Diyos. Kaya nung gabi, nung 4 o'clock ng umaga, hanggang hindi pa rin ako makatulog, kaya talagang pinaalala sa akin ng Panginoon, change your mindset. Okay. Oo nga, tinuturo ko yung ba't di ko gawin sa akin. Kaya ang mineditate ko po, 2 words. Ang mineditate ko, kahit hindi pa po kayo inaantok na ako, matutulog na ako. Hanggang sa hindi ko na namamahay, nakatulog na po ako. Amen. Kaya sabi sa tema, powerful pala talaga yung meditation. Okay? Kaya po napakahalaga, ano po, that we should always pay attention. Pay careful attention to your health. Kahapon po, bumisita po ako sa friend ni Rogeline. Meron po ang history ng high blood. Kaya yung may mga high blood po dyan. Okay? Ingat po tayo. So, hindi lamang po yung merong yung na-comatose po ng 4 days na, no? Magte-10 days na na-comatose. 41 years old pa lang po siya. Oh, kaya wala po sa edad ang high blood, ah, okay? And then, yung pati po pala yung kanya pong kapatid, nakausap po yung kanyang kapatid, ay ganun din, meron din po silang high blood. At meron pong history sa kanilang high blood. Yung father niya, yung mother niya, talagang apektado ng high blood. So, pinag-pray ko na lang din po na maputol na yung curse ng high blood sa kanila pong pamilya. Amen? And I declare sa inyo rin pong pamilya, putol na. Ang high blood, putol na ang diabetes, putol na ang kahirapan, putol na ang sumpa, ang gawa ng kaaway sa inyo pong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya it's very important for us to have a focus. Mag-focus po tayo. Alam niyo po, ang driver, pagka nagmamaneho po ako at yung katabi mong nagmamaneho at medyo gumaganon-ganon, hindi po ba? Yun pala minsan nagse-cellphone. Hindi po ba? So, ang nangyayari, nakakatakot, tama po. Kaya po, napakahalaga that we should pay attention, lalo-lalo na po sa mensahe ng Panginoon sa ating pong kaligtasan. Alam niyo po ba yung kaligtasan? It's like para itong ball ng kristal na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Na kinakailangan na iniingatan mo. Bakit? Kasi dugo ng Panginoon ang kanyang ibinayad sa kaligtasan mo. Kaya atin pong pahalagahan. Okay? Ang ating pong buhay, meron po tayong destination eh. Ngayon kung magpapadala lamang po tayo sa Agos, hindi po natin mararating yung ating pong destination. Tama? At ano-ano po yung mga magiging dahilan ng hindi po natin pagdating doon sa destination ng na inihanda ng Panginoon po sa atin. Siyempre, di po ba ang barko, di po siya makakarating doon sa lugar na kanyang pupuntahan kung kulang siya ng gasolina. Tama? Miscalculation. Di po siya makakarating doon sa lugar na kanyang patutunguhan kung sobra-sobrang dami ng kanila pong bagahe. Tama? Kaya it's very important na dapat po ay kalkulado po natin ang atin pong pagbabiyahe. And then, complacency. Magiging dahilan yung pagpapabayaan po natin. Yung pagpapabukas-bukas. Ay, bukas ko na mababasahin itong devotion na pinadala ni Pastor. Total, ilang verse lang naman to, 6 na verse, gagawin ko na lang isang beses sa isang linggo. Okay? Amen? Okay. Di mo ba, minsan ganun ang complacency. Kaya po, it's very important for us to develop the habit of reading the Word of God, praying unto God, having our fellowship, and then having this worship service sa ating pong buhay. Ano pa po? Sleepiness. Diba? Palagi kang inaantok. Diba? Pagka mayroong gimmick, gising na gising ka. Pero pagkadating sa
sa gawain. Di ba? Inaantok ka. Okay? So, hindi ka makakarating sa destination mo. And then, carelessness, pagpapabaya. Kaya nga po, it's very important for us to take some effort to build our character. Okay? Kasi po, wala po tayong mararating kung tayo po ay magpapabaya. That's why we must anchor our lives to the truths of salvation. Okay? Palagi po natin palalahanan palagi kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at pinagkalooban niya po tayo ng ating pong kaligtasan. Amen? But you must continue to believe this truth and stand firmly in it. Don't drift away. Yun na naman yung salitang drift. Huwag ka magpapatangay. Okay? Don't drift away from the assurance you received when you heard the good news. Okay? So ano po pong gagawin po natin? Must continue to what? To pray. Must continue to fellowship. Must continue to study, meditate His Word. Okay? Para po yung pananampalataya po natin ay mas lalo pong maging solid, mas lalo pong maging matibay. And then, test yourselves to make sure you are solid in faith. Okay? Tingnan po natin, test po natin, nasa na ba ako ngayon sa aking journey ng aking pong buhay? Test po natin. Okay? Baka mamaya ang faith mo ay parang kalamay, di ba? Lambot-lambot, parang marshmallow ang faith mo. Dapat po ay maging solid ang ating pong pananampalataya para dumating man ang bagyo, ay hindi ka mauuga, hindi ka madadala, hindi ka matatangay ng agos. Okay? Are you there? Giyan mo ba kayo? So kayo na tanong, are you controlled by the Holy Spirit or by your sinful nature? Test. Ilan, tanongin po natin natin po sarili. Do you love the family of God or do you love yourself more than the family of God? Okay? Or, praise God, or you have a special love lang. Baka mamaya, iisa lamang yung love mo. Pag naririto ka. Okay? Si brother, si sister. Okay? Then do you practice righteousness? Ginagawa po ba natin yung katuwiran ng Panginoon? Yung talagang pinapractice natin na mabait ka na, lalo ka pang nagpapakabait. Okay? Alam niyo po, mayroon po mga mababait na hindi po mga Kristiyano, tama? O kaya nga po minsan, ang nagiging dahilan nila, mas mabait pa nga ako dyan eh. Okay? Kaya lang po, ang tanong nun, sino nabibigay ng kaluwalhatian? Si Lord o yung sarili niya? Amen? Kaya kung ikaw yung mabait, tapos ikaw yung nagpasako pa sa ating po Panginoon, ay panalong panalo ka. Amen? Bakit? Kasi ang nabibigay ng kaluwalhatian ay ang Panginoon. Alam niyo po, yan din po ang feeling ko noon eh, mabait na ako. Okay. Amen? Pero mas maganda kung mabait ka, nagpapakabait ka pa, at lalong binibigay mo ang glory sa ating pong Panginoon. Amen? Siguradong-sigurado ang buhay mo ay pagpapalain niya ng gusto. Amen? And there is a story about David. Kilala naman po natin ang story ni David. Ano po? He's the man after God's own heart. Siya po yung hari na kung saan pinakamalapit sa puso ng Diyos sa buong Biblia. Pero siya rin po ay meron pong kahinaan. So one evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. Wow, palagi sikat na sikat ito. Ano po? Si Bathsheba. The woman was very beautiful. Nakita niya, walang bilbil. Okay? Alam niyo po, there are one of two things ang maaari po mangyari when you are alone. Tama po? Merong isa o dalawang bagay, isa sa dalawang bagay ang maaaring mangyari pagka ikaw ay nag-iisa. Unang-una sa lahat, ay ano po, pagka ikaw ay nag-iisa, you may spend time with God. What will give you inspiration? Tama? Or, you may spend time away from God. Uy, tainga na muna ako. Di ba? Puro tuloy-tuloy naman. Noong Lunes, nanood nga ng sine. Kasama ko rin naman itong mga ito. Di ba? Ano mo ba? Marami kang mga ano eh. And then, ikalawa. Tama po. Ay, time out na muna ako yun sa mga Bible study, joint fellowship pa. Di ba? May hope prayer pa. Di ba ba? Or you may spend time alone, away from God. Okay? At doon po pumapasok minsan ang temptation, ang tukso. Okay? Kaya nung makita niya si Bathsheba, sabi di ang eyes po, as he saw, nakita niya. And then he inquired, "Uy, sino yung magandang babae na yun?"
Di po ba? Ay, asawa po yan ni Uriah na ngayon ay nasa gera. O sige, wag mo nang pauwiin yun. Ilagay mo dun sa front line para... Okay. Di po ba? So, kung ano-ano nang pumasok sa kanya pong isipan. And then after that, he took. Kinuha niya na po si, si Bathsheba. Okay? So I just wonder what it would be like. Di po ba? Minsan, ganyan pong pumapasok sa ating pong isipan. Paano kaya kung siya yung aking napangasawa? Di po ba? Kaya po, it's very important for us na tayo po ay huwag magpapatangay sa ating pong damdamin. Otherwise, it may become your downfall. Alam naman po natin yung nangyari after that. Di po ba? Ano po nangyari? Namatay yung anak nila, yung unang anak ni Bathsheba, yung kapatid, panganay na kapatid ni Solomon. Okay? And then, katakot-takot na hinagpis ang naranasan niya after na nagawa niya po yung mga bagay na yun. Okay? Kaya sabihin sa katulad mo, kaya ikaw huwag kang magpapatangay. Okay, praise God. Okay? And then David sent messengers to get her. She came to him and he slept with her. And then, kay Peter, ganun din po ang nangyari. Si Peter, alam naman po natin si Peter po ay napaka-adelantadong tao, tama? Panginoon, hindi, walang po pwedeng gumalaw sa'yo. Sagot kita. Okay? Kahit iwanan ka lahat ng ibang tao, pero ako, palagi pa rin akong nasa sa tabi mo. Okay? Pero nung panahon na po ng testing time, si Peter replied, "Man, I don't know what you're talking about." Di ba? Tinanong siya, "Kasama ka ni Jesus eh." "Hindi. Hindi ko kasama. Nadaan lang ako." Okay? Kung ano-ano nang sinabi niya, "I don't know what you're talking about." Just as he was speaking, the rooster crowed. Okay? And then pagkatapos nun ay tumilaok yung manok ng tatlong beses na sinabi ng Panginoon, "Kakailan mo ako tatlong beses." At titilaok yung manok. Okay? Pagkatapos mo ako ikailan ng tatlong beses. So, paano po natangay si Peter? Natangay po siya. Paano? Because he was so confident about himself. Na-overconfident. Okay? And then pagkatapos nun, na-confused na siya. Di ba? And then, pagkatapos nun, ano pang nangyari? Ikatlong nangyari, he was controlled by fear. Natakot. Tama. Kaya po, napakahalaga that we should always stay in the presence of God. Palagi po tayo mag-meditate ng kanyang salita para hindi po tayo matangay ng ano-ano pa mga bagay na maaari pong dumaan sa ating pong buhay. And then the Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word. Ito po yung bumalik na pong ating Panginoon. Sabi niya, the Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him before the rooster crows today, "You will disown me 3 times. Ay, hindi po pala ito. And he went outside and wept bitterly. Okay, so naalala niya, and then, yun, nilingon siya ng Panginoon, at naalala niya ng sinabi ng Panginoon sa kanya. So ngayon po, paano po tayo wag matangay ng agos? Look to God's love for your comfort. Okay, wag yung kung kanino lang tayo humihingi ng comfort. Okay? Comfort ng tsokolate, comfort ng pagkain, comfort ng kambay, comfort ng tsingtaw. Okay? Huwag po tayong umanap na nung sa iba't ibang comfort. Okay? Pagka babae ka, huwag kang hingi ng comfort sa lalaki. Okay? Sasabihin mo lahat ng mga pangit ng asawa mo. Ganun din. Kung lalaki ka, you don't look for a woman to ask for advice. Okay? Parang magsasad story ka. Di ba? Yan po yung ano, yung asawa ko, ganito yan eh. Mabuti ka pa. Okay? Tama? Okay, praise God. May kausap pa ba ako dito? Okay. So don't look for others to comfort you, di ba? Kaya, kasi po, pagka nangyari po yun, kasunod na po yan, you will fail. Failure after failure after failure. Okay? Hindi po yun ang goal po natin. Ang goal po natin is to succeed after success. Blessing after blessing after blessing. Favor after favor after favor. Okay? But we need to make some effort. Kaya nga, building something is not easy. Tama? Kahit na bahay ng kalapate, bahay ng aso. Di ba ba? Kural ng baboy. Building is something that you need to make some effort. And then sa Psalms, sabi niya, "I serve you, Lord, comfort me with your love." Amen. Kaya po yung pagsisilbi po ninyo, hindi po nasasayang yan. God will answer.
na nasagutin ang lahat ng inyong mga pinapanalangin when you are serving Him. Sabi ito, comfort me with your love. Di po ba? Just as you have promised. Kaya it's easy to ask God something when you are serving. Mas madali po tayo, mga kapatid, pagka ikaw ang nagsisilbi sa Panginoon, mas madali kang humingi at mas madali kang makatanggap. Okay? Bakit? Kasi God is using you. Nagagamit ka niya. And God is much, 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 much better than our employer. Ang kaya lang niya ibigay, pataka. Di ba? Tama? Si Lord, kaya kanyang bigyan ng pitaka. Na maraming, mas maraming pa doon sa pataka mo. Okay? Nalaman maaring US. Tama ba? So, sa Psalms 23 verse 1, sabi niya, even when I walk through the darkest valley, sabi niya, I will not be afraid. Sabi po ni Haring David, kahit na dumating ako doon sa pinakamadilim na lugar, hindi ako matatakot. Sabi niya, for why? For you are close beside me and your rod and your staff protect and comfort me. Okay? So ano po yung rod and staff? Yung rod po, maliit po yun na pamalo. Okay? Yung pamalo po yun, maaaring minsan, pag matigas sa ulo mo, pinapalo-palo ka. Okay? Pagkatapos, yung, pwede rin naman maging protection nyo sa iba. Yung staff, yun po yung mataas na parang may letter J. Yun yung staff, yun yung pangkalawin na pagka medyo naliligaw ka na, kakawitin ka ng pastol. Okay? Kakawitin ka ng Panginoon. Bumalik ka nga dito. Tigas ng ulo mo talaga. Okay? So, yun po yung ginagamit. Okay? Para saan? To protect us. To protect you. To comfort you. Okay? Kaya po napakahalaga na palagi po natin siyang pasalamatan sa pagdidisiplina niya po sa atin. Bakit? Ayaw ng Panginoon na malaglag ka. Okay? Ayaw ng Panginoon na magpagulong-gulong ka. Okay? Kaya napakahalaga that we should always be thankful pagka tayo ay dinidisiplina ng Panginoon. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of all comfort. Okay? So palagi po tayong lalapit po sa Kanya because He is the source of all comfort. Siya po yung, alam niyo po, kahit na po yung unan po namin, medyo malambot na malambot siya, minsan parang hindi ka pa rin mapakali. Okay. Kasi ang ating pong comfort talaga, walang iba kundi ang ating pong Diyos. Okay? So always look up to your source. Siya palagi po natin titignan. He is our source. Siya yung pinanggagalingan ng kalahat-lahatan na kailangan po natin. So, alam niyo po ba, when you do that, pagka ikaw ay umasa sa source, ano po mangyayari? You will not be lacking for any kind of resources that you will be needing in this life. Hindi ka nakakabusin, hindi ka nakukulangin. Bakit? Kasi bago ka pa lamang ipinanganak, inihanda na ng Panginoon ang lahat na ang pangangailangan mo. Tama? Di po ba, sino po yung mga magulang dito? Nung mga magpe-first baby kayo, hindi po ba, nagpe-prepare na kayo? Pe-prepare na kayo para sa baby ninyo. Diba? Bumili na kayo ng bisikleta. Hindi. Bumili na kayo ng mga kakailanganin, mga diaper, mga milk niya, mga baso, tama po. So what more is our God? Bago ka pa lamang ipanganak, inihanda niya na lahat-lahat ng kakailanganin mo. Okay? And then for us not to drift away, look to God's word for your strength. Okay? Kasi po, pagka natatangay po tayo, dahil minsan wala po tayong kalakasan. Panginoon, I'm so weak. Diba? Mahina ako. Tama? Eh kasi, hindi ka kumakain ng spiritual vitamins. Hindi ka kumakain ng spiritual food na magpapalakas sa iyo. Kaya po napakahalaga that pagka nanghihina ka, you look for God's. Hanap po tayo ng salita po ng Diyos. Hanapin po natin ang kalakasan sa Kanyang salita. Okay? Kasi there are words that can weaken you. Meron po mga salita na makapagpapahina po sa inyo. Tulad po yung nangyari sa akin, nakapagpahina po sa akin. Nawalan po ako ng sa pagtulog ko dahil sa word na hindi po maganda. Tama? Kaya napakahalaga that we should always go back to the Word of God para po tayo ay
magkaroon ng kalakasan. And then my soul weeps because of grief. Isa tayo nalulungkot. Bakit? Dahil sa dahil may mga bagay na nangyari sa atin. You may be weeping, maaaring ikaw minsan nalulungkot dahil namimiss mo yung family mo. Namimiss mo yung asawa mo, namimiss mo yung anak mo. Maaaring nalulungkot ka, bakit? Kasi hindi ka na nakapagta-travel. Di ba? Naipo na yung pera mo. Pero hindi ka pa makapag-travel. Okay? And then ano pa po? And then you may be weeping. Bakit? Kasi you may lose some money sa investment na akala mo ay lalago ang pera mo. Bumili ka ng crypto, hindi bumaba na ng bumaba. Okay? Tama? Di mo ba? So pagka tayo ay nanghihina dahil sa mga losses po natin, balik po tayo kay Lord. Okay? At ang Panginoon, napakabuti po niya, hindi lang niya i-restore ang kalakasan mo, i-restore din niya pati yung mga bagay na at oras na nawala sa inyo. Okay? Kaya, always come to God. He is our source. Okay? So, sa ito then, you need not God. Amen. Hallelujah. Praise God. And then ayun sa Psalms, hindi po ba meron sa Psalms nakalagay po doon is the joy of the Lord is our strength. Kaya pagka binibigyan mo ng kagalakan ng Panginoon, siguradong-sigurado na supply ka na ng kalakasan. Hindi ka na manghihina. And then, strength comes from realization of His grace. Yung ma-realize mo natin, yung kanyang biyaya, yung mayamang biyaya niya sa ating pong buhay. Di ba? Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Amen. Di ba? Sapat po ang biyaya ng Panginoon sa bawat sa po sa atin. I-realize po natin, di po ba, na dati, wala naman tayo, hindi naman tayo karapat-dapat talaga tumanggap ng kahit anong magagandang bagay sa ating pong buhay. Pero dahil sa kanyang biyaya, tayo'y nakakatanggap ng mga magagandang regalo sa ating pong buhay. Di ba? Libre ka na ng sinin, libre pa popcorn mo, tsaka soft drinks. Di ba? Di ba sobra-sobrang biyaya yun? Nag-swimming ka pa, libre din. Nung mapagod ka, kumain ka, libre din. Hindi ba? Tama. And then, pagkatapos to, nag-facial pa kayo. Kala ko, face mask yung nilagay ninyo, arena pala. Okay. Hindi ba? So, realization of His grace, His strength comes from the Holy Spirit. Di ba? Napakadali kayang matangay sa tukso, matangay ng kung anong mga bagay na hindi po maganda pagka tayo ay walang Holy Spirit. Sabi nga sa ano, it's not by might nor by strength, but by the Spirit of the Lord. Okay, hindi dahil sa kalakasan, hindi dahil sa cute ka, okay, kundi dahil lamang sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu. Wow, 29, ano pala ako. Okay, so this is my command sa ito, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Okay? So alam niyo po ba, there are some reasons why people experience loneliness. Unang-una sa lahat, sin, kasalanan. You experience loneliness pagka ikaw ay puno-puno ng kasalanan. Kahit na sa gitna ng party, hindi ka masaya. Sa gitna ng worship, hindi ka masaya. Di ba? Bakit? Because of sin. Kaya wag po tayo magdudwell sa kasalanan. Sa Isaiah 59 verse 2, it's your sin that have cut you off from God. Wala na yung joy na dati mong nararanasan because of sins. Okay? So because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Okay? Kaya sa gabal po talaga yung kasalanan niya. And then remorse. Ano po yung remorse? Yung ibang klase ng pagsisisi. Pagsisisi na hindi pagtalikot sa kasalanan eh. Yun yung remorse eh. Naramdaman mo lang na parang mali ang ginawa mo pero hindi ka naman nagsisi. Tulad ng ginawa ni Judas. Alam niyang mali yung ginawa po niya. Natanggap po niya yung 30 pieces of silver, isinaboy niya rin din, hindi niya rin napakinabangan. Bakit? Kasi siya ay nagsisi, pero hindi tumalikot sa kasalanan. Kundi tinalikuran niya ang buhay, kaya po siya ay nagbigti. Tama? Okay, kaya, kaya po napaka, it's very important for us na pagka, huwag lang mag-remorse,
kundi talaga magsisi talikuran ng kasalanan. And then another reason why we are lonely, lack of friends. Kulang ka ng kaibigan. And then another reason, bakit po tayo malulungkot? Kahirapan. Di ba? Malungkot ang buhay. Pagka tayo ay mahirap. And then another is old age. Okay? Kaya ako, pagdating ko ng old age, masaya ako. Kasi kasama ko kayo palagi. Amen? Okay? Amen? Kasi imagine, dumami po ang anak ko. Amen? Kaya, praise God. And then, look to God's will as your goal. Palagi po natin tingnan, Lord, ano bang will mo dito? Lord, didiretso ba ako o liliko o tatalikot? Gusto mo ba ito sa buhay ko? Ayaw mo. Palagi po natin sa next again kung ano ang nais ng Panginoon sa ating buhay. And then I press toward the goal for the price of the upward call of God in Christ Jesus. Mas madali po bang umakyat o mas madaling bumaba? Bumaba. Tama po? Kaya po wala pong problema kung gusto mo sa baba. Madali lang. Gawin mo lahat. Okay? Pero kung gusto po natin ng paa sa taas, okay, yun po yung pagkakatawag po natin, we need to have a upward call. Ang tawag po natin sa taas. Kaya po, kaya wag na kayong magreklamo kung sabihin nyo, Christian naman, ang hirap-hirap naman. Di ba? Miyerkules, nandito na ako. Linggo, nandito rin ako. Lunes, kasama ko pa itong mga ito. Kahapon, kasama ko uli. Hindi mo ba? Because it's an upward call. Hindi si pastor, tutulog pa ako. Send ng message. Okay? Hindi mo naman binabasa. Okay? Hindi mo ba? So, it's an upward call. Okay? Kaya po, sabi nga, success is always upstream. Ang katagumpayan ay palaging paangat pataas. Hindi po madali. Kaya yung pagkakatawag mo sa Panginoon, you have a calling from God. Ano po? Why? For you to set apart from service, iniwanay ko yun ng Panginoon para maging tagapagsilbi. Okay? Silbi tayo sa Panginoon. Then, a leadership. Okay? One day, all of you will become leader. Okay? Sa mga anak po ninyo, you will become a leader. Di ba? Maaring sa barangay ninyo, sa bahari ninyo, you will become leader. Okay? Kaya po, we should fulfill even our responsibility. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Alam niyo po, ang disipulo is always a learner. Palagi pong nag-aaral. Yun po yung talaga pong disipulo. Kaya po yung mga during the time of Jesus, gawin mo naman akong disipulo. Ibig sabihin nun, gusto niya na siya ay magpaturo at dahil niya na siya ay merong susundan. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, follow me. Sundan mo po natin ang ating pong Panginoon. Okay? Kaya, some of you used to be a disciple. Sino po ba dito yung mga disipulo ng Panginoon? Okay? Amen. Siguro sa ibang church yun. Ano po? Some of them used to become a disciple. Pero may Bible, hindi naman binabasa. May prayer time, hindi naman nananalangin. Tama? Kaya po napakalaga that we should really become a disciple by doing the habits and the practices of a disciple. Okay? Yan po pagkakatawag po sa atin to become disciple of Christ. And look to God's grace as your hope. Okay? Yun po yung pag-asa po natin sa biyaya po ng Panginoon. Okay? Praise God. And then He has brought us by faith into this experience of God's grace in which we now live. And so, we boast of the hope we have of sharing God's glory. Ito po yung palagi po nating pinagmamalaki, yung biyaya po ng Panginoon sa ating pong buhay. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki yung ating pong trabaho, yung ating pong kalakasan, yung ating pong kabataan. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki kung sino ang ating kakilala, ang ating pong influensya. Ang tangi lamang po natin may pagmamalaki sa ating pong buhay ang biyaya ng Diyos. Na kung saan enjoy natin ang lahat ng bagay dahil sa kanyang biyaya lamang. We're enjoying this church because of His grace. We're enjoying our work because of His grace. Tayo, kayo'y naririto pa sa Macau because of His grace. Amen? Kayo ay malakas, wala kang sakit. Walang nakakabit na kung ano-anong mga dextro sa inyong katawan. Bakit? Because of His grace.
Ang inyong pong pamilya is protected, provided ng Panginoon. Why? Because of His grace. Amen? Kaya we should always boast, we should always give thanks because of God's grace in our life. Amen? And may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father who loved us and by His grace gave us eternal encouragement and good hope. Bakit po eternal? Bakit po napakalaga ng eternal encouragement? Kasi po, if it's just an ordinary encouragement, number one na ako, baka nag-give up na ako. Amen? All of us here is the same. Encouragement lang ng tao, we don't give up. Pero since we have the Spirit in us, we have all an eternal encouragement and we have a good hope. Okay? So encourage your hearts and strengthen you in your every good deed and word. Kaya dahil sa kanyang biyaya, tayo'y kayang gumawa ng mga mabubuti at kaya natin makapagpala na iba pang mga tao. And then the Lord turned and looked straight at Peter. Okay? Nung bumangon na po ang ating po Panginoon, hindi po ba look straight at Peter? Kaya if you see Jesus' eyes, alam niyo ba, nakita niyo po ang mata ng Panginoon, ano pong makikita po ninyo? Ang makikita niyo po doon ay ang kanya pong pag-ibig. Ang makikita niyo po doon ay ang kanya pong biyaya, ang kanya pong kaawaan. Makikita niyo po sa mata ng ating po Panginoon ang kanyang pagpapatawa. Pati ang kanyang pag-asa ay makikita po natin sa kanya pong mata. Kaya if you have drifted away, kaya kung kayo ay nalayo sa Panginoon, lapit tayo muli. Because some of us, we may be in the church, but actually we are starting to drift away. Huwag mo nga hayaan na ikaw ay matangay. Amen? Kaya, alam niyo po, the basic rule of driving is keeping your eyes on the road. Pag nagmamaneho, kinakailangan, nakatuto ka. Alerto ang mata mo kung saan na hindi ka po pwedeng palagi nakalingon sa kaliwa, palagi nakalingon sa kanan, o palagi ka nakatingin doon sa rearview mirror. Kinakailangan, nakafocus ka lang palagi. You can have a glance at the left, at the right, sa rearview mirror, pero ang focus mo talaga ay straight sa daan. Okay? And then, do you know the basic rule of not drifting? Paano ba tayo? Ano ba yung basic rule para hindi po tayo matangay? Na malayo. Matangay ng agos. The basic rule of not drifting is keeping your eyes on Jesus. Tingnan na lamang po natin palagi ating Panginoon. Let's always be reminded of what Jesus have done into our lives. Palagi po natin alalahan. Ba talaga? Panginoon, napakabuti mo sa akin buong buhay. I was lost, but you have found me. Buhay ko noon, Panginoon, patapon na. Walang patutunguhan. Kung ano meron, sige. Kaya, sa Hebrews 12:2, sabay-sabay po natin basahin, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. So, let's continue to fix our eyes on Jesus para wag po tayong matangay, malayo sa Kanya po presensya. Alam niyo po, it's one of the greatest tragedy of a believer na malayo ka sa presensya ng Diyos. And God, your pastor, Stella, all the leaders here, doesn't want you to be drifted away from the presence of God. Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you for warning us not to drift away. Sa patuloy mong pagkapaalala sa amin na dapat ay huwag po kami magpapatangay, Lord God, sa agos ng aming pandamdamin, sa agos ng mundong ito, sa agos, Lord God, ng mga maling pamumuhay, O Lord God, at maling paniniwala, O God. Help us, Lord God, to fix our eyes on you alone, O Lord Jesus. Dahil alam namin na nakahanda na, Panginoon, ang kagalakan na yung pin-repair sa mga anak mo na susunod sa iyo. Lord, forgive us
Kung minsan, natangay kami, O Diyos, at ayaw na namin na muli na mangyari ang mga bagay na ito. Help us, O God, to overcome our sinful nature, our weaknesses. Ayaw na namin ito, Lord. So we surrender everything unto you again. Cleanse us, O Lord, that we may come boldly once again into your throne of grace and find your help in times of need.